Hi guys! Magandang hapon! Welcome po sa aking channel. Tayo po ay gagawa ngayon ng masarap na pulutan. Ito ay ang pork kilawin. Ito ay recipe ng aking mister. Recipe niya na sarili po. Mula ng binata siya, ito ang kanyang niluluto sa tuwing siya ay mamumulutan. Masarap na masarap po ito. Na siguradong magugustuhan nyo at hindi siya nakakaumay dahil may carrots. Tara, samahan niyo po ako magluto. Ito po ang ating mga sangkap na ating mga gagamitin. Ang pork liempo, sibuyas, kalamansi, siling haba, medium carrots, paminta, asin na pampalasa, patis, at suka na sinamakan na galing Iloilo po. Ito po yung ating lahat na gagamitin na sangkap. Simulan na po natin ang paghihiwa ng ating mga gulay. Itong siling haba po ay tinanggal ko po ang mga buto para hindi po ganoong kaanghang. Dahil ang aking dalagita po ay hindi kumakain ng maanghang. Pero nakain naman siya ng maanghang-anghang. Pero yung maanghang ayaw niya talaga. Kaya tinanggal ko po ang buto para mabawasan ang anghang. Sa paghihiwa naman po ng ating carrots, iwain nyo po lang ng maliliit na dice-dice na parang pong pang Shanghai. Pero wag naman pong pinong-pino. Yung tama lang po para masarap kainin, may crunchy pa tayong kinakain sa ating kilawin. Ito rin po ang nagpapatamis sa ating kilawin. Kaya mas lalong masasarap ang ating kilawin at hindi po nakakaumay. Hiwain lang po natin ito ng maliliit. At pati itong sibuyas, hiwain na rin natin ng maliliit para pantay-pantay po ang laki ng ating mga gulay. At masarap itong sibuyas dahil dagdag tamis at sarap sa ating kilawin. Ayan, tapos ko na po hiwain ang ating mga gulay na gagamitin sa ating kilawin. Titimplahin po natin ang ating iihawin na liempo. Bigain po natin ang ating kalamansi. Nahugasan ko na po ito kanina. Simpleng panimpla lang po ang ating ilalagay sa ating iihawin. Dahil ito nga po ay pangkilawin. Timplahan po natin ito at lagyan ng konting patis para masarap at malinamnam ang ating karne. Budburan din po natin ng paminta para mas lalong sumarap ang ating inihaw na liempo. Haluin po natin ito para pumantay ang lasa ng ating karne. Pagtapos po natin itong haluin, ibabad po natin ng 30 minutes. Umpisahan na po natin ihawin ang ating liempo. Ayan, luto na po ang ating liempo. Ang gagawin po natin dito ay hiwain natin ng maliliit. Sa isang mixing bowl, dito po natin titimplahan ang ating kilawin. Gupit-gupitin po natin o hiwain ng maliliit. Itong binabahagi ko po sa inyo na recipe na pampulutan o pork kilawin ay sariling recipe ng aking mister. Recipe niya ito mula nung siya ay binata pa. Lagi niya itong niluluto sa tuwing siya ay mamumulutan. At mas lalo kapag dumarating niya ang kanyang mga tito o kaya lolo o kapatid, ito ang kanyang niluluto para sa kanilang pampulutan. Dahil tagang malasa at masarap. Kaya gustong-gusto rin ng aming tito at ng aking bayaw at ng aking lolo kapag ito ang natitikman. Mismong pinapaluto siya ng pork kilawin. Bukod sa liempo, pwede rin po kayo gumamit ng pisngi o kaya maskara o kaya yung batok. Kapag yun naman po ang gagawin nyo, ilagay nyo po muna sandali ang pisngi o maskara o kaya ang batok bago nyo po ihawin. Kapag ilalagay nyo po siya, yung batok,
pisngi o kaya maskara, timplahan nyo lang po ng asin at paminta. Tapos, saka nyo po ihawin. Kapag nasubukan nyo po ito, sigurado po, lagi ito ang ire-request sa inyo na pulutan. Masarap din po ito pang ulam, kaya mga anak ko, gustong gusto ito kapag niluluto ng mister ko. Marami silang nakakain na kanin. Masarap kasi rin ito pang ulam. Simulan na po natin ilagay ang ating mga gulay. Ilagay na po natin ang konting asin at paminta. Mamaya na po natin timplahan kung ano ang sapat na tamang panglasa para sa atin. Sunod nating ilagay ang ating sukang sinamakan. 6 na kutsara po muna ang aking ilalagay na pampaunang timpla. Mamaya natin dagdagan kapag kahalimbawa ay kulang sa ating panglasa. Haluin po natin ito hanggang sa manuot at maghalo-halo at maging pantay ang lasa ng ating kilawin. Bigaan po natin ng 2 kalamansi dahil magkaiba po ang asim ng suka sa kalamansi. Haluin po natin ito para mag-mix ang mga nilagay nating panimpla o pampalasa sa ating kilawin. Ilalagay ko na rin po ang asin at paminta. Ito na po yung final na timpla. Dahil parang medyo matabang pa kanina nga yung nilagay nating asin at paminta. Kaya depende po sa inyo kung ano po yung panglasa ninyo. I-mix po natin ng maigi para pumantay at maghalo-halo ang kanilang lasa. At ibabad po natin ito ng 10 minutes bago po natin i-serve para siguradong nanuot ang lasa na tinimpla natin. Ito na po ang ating pork kilawin na recipe ng aking mister na binahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po sa aking mga subscriber at sa mga walang sawang nanonood ng aking video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe po ang aking munting channel. At pakilike at pakishare. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako'y mag-upload ng video. Hanggang sa muli po, maraming salamat, ingat kayo palagi, and God bless you all.